Isa po siyang tricycle driver, Idol. Okay. Para humingi ng tulong sa iyo kasi naipakulong pala siya ng kanyang pasahero. At nabugbog pa siya sa loob ng kulungan. At taka siya ng kulungan. Pero matapos ko marinig yung kanyang salaysay, hindi ko siya susurrender sa pulis. Bakit? Bakit? Pakinggan natin. May sumukay po sa akin ng pasahero. Saan po nagpapahatid? Sa Evergreen po. Pasahero niyo po, babae, lalaki? Babae po, teacher po. Ang way lang po na papuntang labasan, isa lang po yung way. So wala nang ibang daan? Wala na po. Umaga po to, gabi? Gabi po. Ano oras po? 9:30 po. Lumundag po abang umandar po yung tricycle ko. Dahil akala niya daw po may gagawin akong hindi maganda sa kanya. So nung lumundag siya, ano pong ginawa niyo? Hinabol ko po siya. Ba't po siya hinabol? Nagpapaliwanag po ako, sir, na wala po akong intention, ma'am. Kasi mahal na mahal ko po yung trabaho. Wala po akong intention na ganung akusasyon sa akin. Kaya willing po akong magpapunta sa barangay. Kako para magkaliwanagan tayo, ma'am, na wala po akong intention sa inyo na masama. Paano kayo napunta sa barangay? Ako po yung kusang pumunta po ng barangay. So sinurrender mo sarili mo? Opo. Pagdating dun sa barangay, ano nangyari? Kasama na yung pasahero? Kasama na po yung pasahero. Sumusunod po sila sa akin. Pagdating po sa barangay, itinanover po ako sa presinto. Okay, tapos pinapaamin po nila ako na addict. Hmm. Kako sir, willing po ako magpa-drug test. Kahit nga sigarilyo po, hindi po ako naninigarilyo. Tapos pinasok po nila ako bigla sa kulungan po. Doon na po nangyari na nagulpi po ako ng mga preso. Yan ang suit mo at that time. Tapos mabugbog, ano nangyari? Katapos po, nakita nilang hirap na akong huminga po, nahihilo na ako. Nilabas po nila ako sa kulungan. Okay, paglabas ng selda, ano nangyari? Binigyan ako ng katsa na ano, yun po yung maraming dugo, na buo-buo po talaga. Okay, so habang pinupunasan ka, ano nangyari? Ako po yung naglilinis ng sarili ko, tapos may pagkakataon po akong makatakbo. Nasaan yung mga pulis at that time nung tumakas ka? Nandun po, pinag-uusap-usapan lang na sana tinaniman mo na lang. Ikaw ba yung na-inquest, hindi? Hindi po. Ilang oras kayo kinulong? Kulang-kulang isang oras din po. Magandang hapon po, Captain. Yes, sir. Magandang hapon po, sir. Alam niyo na po itong kaso ni Mr. Romy Napire, isa pong tricycle driver na nakulong po dyan sa inyong stasyon at siya po ay tumakas. Andito po siya sa amin. Actually po, sir, hindi po siya nakulong, sir. Inimbitahan lang po natin, sir, kasama po yung complaint na pinapaayos po natin yung silang dalawa, sir. Yung tricycle driver po, sir, umalis po, sir. Sir, siya po ay pinasok sa loob ng selda. At patunay po dito ay yung pong kanyang sando punong-puno po ng dugo dahil siya po'y binugbog ng mga preso. Kasi sir, bago niyan, makadagdag din sir. Kasi kung sasabihin niyo hindi siya pinasok sa loob ng kalabozo, so ang sasabihin ko, ang nambugbog sa kanya mga pulis, it's either, dalawa lang yun sir eh. Kita mo, binabaan tayo. Buti na lang sir at maayos yung pagtakas yun dahil kung hindi, kung kayo naabutan ka. Delikado, baka hindi natin nag-uusap ngayon. May sumunod nga po sa akin daw na mga naka-civilian po. Tapos sinahanap daw po nila ako. Yung pinagkakalat po nila, hold-upper daw ako. O, kita mo yan? May mga armalite daw po. Magandang hapon po, General Sermonia, sir. Sir? Good afternoon. Ito po si Mr. Romy Napire. Siya po ay pinagdudahan ng pasahero na opo. May gagawin siya sa kanyang babaeng pasahero. Lumundag po. So ngayon, para patunay dito sa pasahero na malinis kanyang konsensya, sabi niya, punta tayo sa barangay para maklear ko yung name ko. Pumayag po siya, pumunta sa barangay, kasama po yes, yung sir. Teacher. Pagdating po ng barangay, tinanover po siya sa PNP. Pagdating po sa PNP, dinerecho po siya sa selda at pilit po siyang pinag-aamin. Siyempre, wala siyang amin, hindi niya po talaga ginawa yon. Binugbog po siya. Ngayon, nung nakita ng mga pulis, lupay-pay na po siya sa bugbog, inilabas po siya ng selda. So habang pinupunasan niya sarili niya ng dugo, yung mga pulis, saglit umalis muna, nag-usap-usap. Doon siya nagkaroon ng opportunity na tumakas at pumunta siya dito ngayon. Ngayon sir, ang balita niya, nung nakatakas siya, hinahanap daw siya ng mga pulis at ang pinakalat na balita doon sa Caloocan na merong hold-up na nakatakas at talagang gusto siyang puntirihin. Buti na lang po, hindi siya nahanap at dito siya tumuloy. Ngayon yes, yung teacher na supposed to be complainant, pinapatayan po kami ng cellphone. Actually po, yung pagpunta po ng nirereklamo nila sa inyong impila ay isang pagkatataon na maganda para sa teacher na nagko-complain kung totoong may basihan yung kanyang sinasabi. And sa part din po ng kapulisan natin, the mere fact of yung suspicion lang ay hindi po tayo makakabuo ng kaso at hindi po dapat siya i-detain. So bawal po talaga yung ginawa ng ating mga kapulisan na ikukulong siya na walang kaso at walang ebidensya. Pasamahan niyo po dito sa office namin para nang sa ganun ay
mapaimbestigahan po natin ang mga kapulisan ng Caloocan City. Sige, sir. Sir, patawag natin to sir si ano si Captain Mervin Ryan Lago. Pinatayan niya po kami ng cellphone sir ngayon, tinatawagan po namin, naka-off na po yung kanyang cellphone. Kailan niyo po maipapadala yung mga complaints sir para pagsabayin pa-reporting ko na rin po dito si Captain Ay, Ryan Lago. Ay, salamat. Sir, bukas sir, darating po kami diyan sir. Sige po. Kidiyang sermonya, doon siya harap. Ang gusto ko maharap sa kanya yung mga pulis na yon.